Hey guys! So welcome or welcome back to my channel. So for today's video, gagawa na naman ako ng panibagong video. Panibagong review about Coco Berry Soap. So, meron kasi akong nababasang comment guys na ini-update daw about sa paggamit ng Coco Berry Soap. So, medyo matagal na din akong gumagamit. Nakadalawang order na ako ng ganito. Yung laman nito guys is 10 pieces. So, hindi siya masyadong ano sa akin, hindi siya masyadong magat kasi maliit na tao lang naman ako at saka ako lang mag-isa gumagamit. So, yun na nga back to ano tayo topic. May nababasa kasi ako na ini-update daw sa about sa Coco Berry. Guys, magka-3 months na akong gumagamit ng Coco Berry at hanggang ngayon, yes, hanggang ngayon gumagamit pa rin ako kasi nga naman nakakabilib yung effect ng Coco Berry. So, kung gusto nyong malaman guys, just keep on watching. Ayun na nga guys, kung napapansin nyo, bago yung background natin ngayon. Kasi parang mas bet kung background yung white. Para makikita nyo, tingnan nyo, makikita nyo yung kaibahan ng kulay ko. So, ayun guys. So, sasabihin ko sa inyo guys kung bakit nag-stay ako gumamit ng Coco Berry Soap sa mag 3 months na nag-stay ako. Ngayon lang ako nakapag-stay sa isang product guys na nagustuhan ko talaga kasi marami akong mga tinatry, marami akong sabon na tinry, pero hindi ako nag-stay. Siguro mga gumagamit na ako mga 10 days or mas mataas sa 10 days, ganun. Pag hindi ko nagustuhan yung product, hindi ko na siya tinutuloy. So ngayon lang ako nakapag-stay ng matagal, magte-3 months na nga akong gumagamit, so hindi naman masyadong halata sa dinamitabi ko in order, diba? Mga dark spot ko guys, bagong pimples ko lang to, siguro mga ilang days pa lang. So, natuyo na siya biglaga. Ito yung mas gusto ko sa Coco Berry kasi mabilis siyang makakatuyo ng pimples. So, ayun guys, kaya pag may pimples ako, hindi ako masyadong namang problema kasi pag naghilamos ako, matutuyo siya agad or mag-dry siya. Guys, ang masasabi ko lang dito sa sabon ng Coco Berry. So, maganda talaga siya guys kasi namiminti niya yung balat mo, yung mga dry skin mo. Namiminti niya, natatanggal niya talaga. So, ayun guys, tinan niyo yung mukha ko. Oh, ayan. Ito lumalaki na. Grabe, lumalaki na talaga yung nanal ko. Nakakahiyaan na. Pangit tingnan. Na guys, kung nakikita niyo yung balat ko, walang halong ka-ek-ekan yan. Ayan yung kilikili ko. Dati ganyan. Ganyan na din naman siya. Siguro sagad na yung natatagal na talaga yung mga dead skin. Na namimaintain niya kasi guys. Kasi pag naliligo pa, pag nahihilod ka lang talaga, ay meron at meron pa rin talaga natatanggal. So, pag matagal ka nang gumagamit, hindi na siya ganun kadami. Hindi na ganun kadami yung dry skin na natatanggal kapag ka nahihilig ka, lalo pag everyday kang gumagamit ng sabon na yan. So, asahan mo na pagkatagalan ay hindi na ganun kadami yung matatanggal na libag sa katawan mo kasi nga namimintin niya, diba? So, pag namimintin niya, talagang kikinis at kikinis yung balat mo kasi ang nakakapagpa-dry talaga sa balat natin is yung libag, lalo kapag hindi tayo nakapaghilod, tas parang medyo dumami na siya, hindi siya natatanggal. So, diba? Parang, So, ayun guys, sa mga nagtatanong, sasagutin ko na lang din dito yung mga nagtatanong about paano nga ba siya gamitin sa mukha or kailangan ba talaga siyang ibabad sa mukha or ano. Kasi marami nagko-comment kung normal lang ba na magda-dry yung balat mo kapag ka gumagamit ka ng Coco Berry. So, normal lang guys na mag-dry yung balat mo, lalo na kapag ka unang gamit mo pa lang. So, ngayon guys, yung balat ko, kasi medyo matagal na din akong gumagamit, hindi na siya nagda-dry, hindi na dry yung balat ko. So, ayun guys, masasabi ko lang sa inyo, kapag ka gumagamit kayo ng Coco Berry sa mukha, ay huwag nyo ibabad guys, huwag na huwag nyo ibabad kasi medyo matapang yung sabon, hindi, baka hindi kayanin ng skin natin sa mukha kasi di ba yung skin natin sa mukha ay ano, medyo sensitive siya, manipis lang siya. So, huwag nyo na lang siyang ibabad guys. Kapag ka naghilamos kayo, diretsyong banlaw na lang, oran nyo na lang siya diretsyo kasi
hindi na kailangan na ibabad sa mukha natin kasi manipis lang yung balat natin sa mukha. So, sa katawan, pwede pa. Pwede kayo magbabad ng 3 to 5 minutes. So, doon naman sa mga nagtatanong na nakakaputi ba talaga si Coco Berry Soap? So, sasagutin ko kayo ng diretsahan, guys. Ang Coco Berry Soap ay hindi siya instant na pampaputi. So, soap lang siya, sabon lang siya. So, may process talaga. So, hindi siya tulad ng mga sinasabi nga ng iba na pag gumagamit ka nito ay puputi ka na agad. Hindi ganun, guys. Magla-light ka kasi nga matatanggal yung mga dry skin mo, mga libag mo na napakarami na matagal mo nang iniipon is matatanggal siya. So sa everyday mong gumagamit ng Coco Berry Soap at sa everyday mong paghihilot ay meron talaga improvement, meron pagbabago sa skin mo, medyo magla-light ka hanggang sa ma-achieve mo yung puti na gusto mo. Ay, hindi naman as in na puti na puting-puti. Ha? Iba yung pagkaputi niya, guys. Ano siya? Basta pag lumabas ako ng bahay, guys, dun ko makikita na sobrang nag-glow yung skin ko. Kasi hindi ko naman mapapansin dito sa loob ng bahay na yun nga, na pumuputi ako kasi yung mga pader namin is ganito, diba? Layo namin, no? Pero pag nasa labas at lumabas ako, guys, dun ko makikita na nag-glow talaga yung skin ko, maputi na, makintab na. Hindi ko siya ma-explain. Basta gustong-gusto ko yung kulay ko kapag ka nasa labas na ako. Feeling puti lang, diba? So, at doon naman sa mga nagtatanong na pwede ba siya sa lalaki? Pwede ba yung lalaki gumamit na ito? So, pwede naman kayong gumamit, guys. Basta wag lang yung lagi kayong babad sa araw. Kasi useless lang din yung pinaghirapan natin. Pwede naman maglotion lang kayo ng mayroong SPF para protect tayo para maprotektahan tayo sa araw. Kasi pag yung balat mo direkta talaga sa araw, lalo na kapag kayong kulay mo ay morena talaga, hindi kayong katulad ng iba na maputi, kahit na maarawan, kahit na sobrang nasa araw pa sila, hindi sila mangingitin. Parang namumula lang sila. Pero sa katulad ko na morena ako before, yes, morena, sobrang morena. So, ilagay ko yung picture ko dito. Yung sobrang maitim talaga, nakakahiya. So, ganyan ako kaitim, guys. So, kapag ka nagbilad, ako nang nagbilad sa araw at hindi ako naglo-lotion or hindi ako nagsasunblock, may tendency na babalik yung kulay ko na yan. So, di ba, napakalayo. Ang layo talaga, grabe. Yes, hindi ako makapaniwala kahit yung mga friend ko sinasabi nila na ikaw ba yan? Totoo ba na ikaw yan? Pero matagal na yung picture na yan, guys. Mga 2013 pa. Medyo matagal na. At saka marami na din ako mga tinatry na sabon na syempre, di ba, nangangarap din ako na maging maputi. Kahit hindi na masyadong maputi. Kahit na ganitong kulay lang. Hindi naman sobrang puti ko, guys. Kahit na ganitong kulay lang, okay na ako. Basta, ano lang. Lalo na ngayon na nahanap ko na yung sabon na para talaga sa akin ay sabi ko sa sarili ko, siguro hindi na ako mag-change ng sabon. Ganun yung nasa utak ko, guys. Pero alam mo naman tayo, di ba? Kapag may nakita tayong bago, ay talagang magta-try at magta-try tayo. Lalo na nasanay na ako na mag-review dito sa channel ko. Kaya gusto kong i-share din sa inyo or i-share din sa iba kung ano yung magandang sabon. So sa ngayon, guys, ito nga muna yung magandang sabon na na-try ko. Yung Coco Berry Soap. So, yun. Guys, kung meron kayong mga gustong itanong sa akin, mag-comment lang kayo sa baba kasi lagi ako nagbabasa ng mga comment. At agad-agad ako nagre-reply kung sino man, kahit sino yung mga mag-comment. Kung kahit ano yung tanong nyo, basta alam ko lang yung sagot, ay sasagutin ko talaga kayo, guys. As a susunod pala, guys, mag-review ako ng lotion na nahiyang din sa akin. Di ba nag-review na ako before ng lotion, pero nasabi ko dun sa last video ko ay naghahanap talaga ako ng mataas pa na SPF kasi 25 SPF lang yon. So kailangan ko pa ng mataas na SPF kasi minsan lagi akong lumalabas, lagi akong gumagala, so kailangan ko ng sobrang protect talaga. Yes, at saka uuwi din kasi ako ng probinsya, guys, kaya kailangan ko talaga ng lotion na ganun. So, ayun, guys. Sa mag 3 months kong gumamit ng Coco Berry Soap, ay yun lang yung ma-share ko sa inyo. Napakagandang sabon niya talaga.
So yun guys, hanggang dito na lang yung video na to. So sa susunod ulit, mag-share ulit ako sa inyo. At sana kung bago ka pa lang dito sa channel ko, please subscribe to my channel and hit the bell button para updated ka sa mga susunod ko pang mga video. Bye!